Magandang umaga sa inyo, mga mag-aaral. Magandang umaga rin po sa iyo, sir. Maari bang tumayo ang lahat para sa panalangin, pangunahan mga Wesley? Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, maari nyo ba pukulutin ang mga kalat sa paligid? Maari na kayong umupo. Isang napakagandang umaga sa ating nagwagwapuhan at nagagandahang mga estudyante sa umagang ito. Nakapag-almusal na ba kayo? Opo, sir. Mabuti kung ganun. Sino ang makapagsabi kung sino ang liban sa umagang ito? Wala po, sir. Ang inyong gagawin kapag ang guro ay nagsasalita sa harap. Yes, Wesley? Huwag makikipagdaldalan sa katabi, huwag gumamit ng cellphone. Yun lang po, sir. Mabuti kung ganun. Maaasahan ko ba ang lahat ng iyon? Opo, sir. Ngayon, sino ang makapagsabi kung ano ang natalakay sa nakaraang diskusyon? Yes, Sophia. Ang paksang natalakay sa nakaraang diskusyon ay tungkol sa isang kabanata ng No Limit ang Hire. Napakahusay. Bigyan na siya ng masigabong palakpakan. Ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Kayo yung unang pangkat at kayo yung pangalawang pangkat. Ang tanging nyo lang gagawin ay makinig na mabuti upang sa ganun ay manuuwaan ninyo ito. Meron ako ditong dalawang envelope. Sa loob ng dalawang envelope ay meron maglalarawang mga larawan. At tanging nyo lang gagawin ay bigyan ito ng pagpakakahulugan nang sa ganun ay mas manuuwaan ninyo na mabuti. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. At kung sino yung unang grupo na makatapos, ay bibigyan ko ng 10 puntos. At sa pangalawang grupo naman na makatapos, ay bibigyan ko ng 8 puntos. Nagkanawaan po ba tayo? Opo, sir. Opo, sir. Mabuti kung ganun. Oh, okay, group 1, group 2, at magsisimula na ang 2 minuto. Okay, time's up. Since ang pangkat 2 ang unang nakatapos, ay bibigyan natin sila ng 2 puntos. Okay, palakpakan natin yung mga sarili. Okay, group 1, ano ang inyong masasabi tungkol sa larawan? Ang masasabi ko po sa larawan ay mayroon pong mga taong kumakain sa isang hapagkainan at masaya silang nagsalo-salo. Okay, tama. Makikita sa larawan nito na kung saan mayroong mga taong na nagsalo-salo sa isang hapag at makikita na masaya sa kanilang mga ngiti. Palakpakan natin ang pangkat 2. Ngayon, pangkat una, since kayo yung pangalawang nakatapos, ay bibigyan natin kayo ng 8 puntos. Palakpakan natin sila. Okay, group 1. Ano yung masasabi sa larawan? Sa aking perception, ang sa larawan ay mayroong pinagdidiriwang sa mahalagang araw para sa kanila. Okay, tama. Sa tingin ko ay meron silang pinagsasaluhan at nagdiriwang sila sa isang kaarawan o sa isang okasyon. Ngayon, class, ano ang inyong masasabi o ano ang inyong mabubuo sa ating paksang ating tatalakayin sa umagang ito? Sir, ang tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa isang hapunan. Tama ka dyan. Dahil ating paksang tatalakayin sa umagang ito ay isang kabanata sa Jose ng No Limit ang Hire na kung saan ito'y sinulat ni Dr. Jose Rizal. Ito'y tinatawag na ang hapunan. Ngayon, ay maupo na kayo ng maayos. Ngayon, class, ay maupo na kayo ng maayos sa inyong mga upuan. Ngayon, ay dadako na tayo sa ating formal na diskusyon. Pero bago ang lahat ng iyon, ay meron tayong babasahin na layunin. Alam ko na meron kayong mga layunin na minimithi sa inyong buhay na gusto ninyong maabot. Meron din ako mga layunin dito na makakatulong upang mas maunawaan natin ang paksang ating talakayin sa umagang ito. Basahin ng sabay-sabay. Layunin, ang pagkakatapos ng araling ito, ang mga bata ay naiiasa
aasahan. A. Na isasalaysay ang daloy at pangyayari sa kabanata. B. Na isababahagi ang sariling opinyon hingil sa kulturang Pilipino na ipinakita sa pagkabata. C. Nakakasagot sa mga hinihingi halimbawa na ay na may kaalaman sa kagandahang asal. Yan ang mga layunin na dapat inyong gampanin sa umagang ito. Ngayon ay dadako naman tayo sa paghahawa ng sagabal na tiyak kong mahihirapan tayo maunawa ng mga mahirap na mga salita na ma-encounter ninyo sa ating dagpaksa. Okay, basahin ng sabay-sabay. Pagtatapat-tapat. Tukuyin ang mga mahihirap na salita na nakikita sa hanay A at hanapin ang kahulugan nito sa hanay B. Okay, number one, Wesley. Ang salitang hapunan. Ano ito? Ano ang kahulugan nito? C. Mayroong kainan. Hapon. Dili. Pakisulat ng sagot. Ba't na lang ako gusto? Tumaho. Kasi. Okay. Ang salitang hapunan, number one, Wesley, anong ibig sabihin nito? Hapunan, mayroong kainan. Okay, maaari mo mang puntan din sa harap at sagutin. Magaling. Number two, ikaw na rin. Panauhin. Panauhin. A. Bisita sa isang seremonya. Magaling. Number three, kadete. Kadete. B. Pagpapakita ng galang. Number 4, kuna. E, pare. At ang panghuling item, 5. Pakunda dagang. D, taling hinahampas sa kabay. Okay, ngayon tapos na natin hawanin ang mga mahihirap na salita ay tiyak kong mauunawaan ninyo ng mas mabuti ang ating paksang tatalakayin sa umagang ito. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng bawat kopya ng bawat grupo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang basahin at unawain dahil pagkatapos ng ating pagbabasa ninyo ay magkakaroon muna tayo ng mga pagtatanong tungkol sa ating paksa sa umagang ito. Nagkakaunawaan ba tayo? Opo, sir. Okay, ito ang piyasa. Okay, time's up. Okay, group 1. Pumili kayo ng isang leader. Pumili kayo ng isang membro ng isa sa inyong grupo at sagutin ang aking tanong. Bakit pinag-agawa ni Padre Silvia at Pari Damaso ang pangunahing upuhan sa kabisera samantalang may ibang pwesto kung sakali? Yes, Vincent? Ang pag-upo kasi sa upuang iyon ay nanguhulugang pinakamataas kumpara sa mga paunahing nakaupo rin doon. Tama ka dyan. Dahil makikita sa kwento na pinag-agawa ni Padre Silvia at Padre Damaso ang upuan na iyon dahil para sa kanila kung sino ang uupo doon ay siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at siya yung merong kapangyarihan upang pangunuhan ang isang hapunan. Ngayon, sino pa merong idea tungkol kung ano pa talaga ang mas malalim na dahilan? Yes, Angelo?
Tulad po sa bahay po, nag-uupo po sa kabisera ang tatay o ama sapagkat siya ang kinakapangyarihan sa loob ng bahay. Ganun din sa pagkainan na iyon. Ang pag-upo po sa kabisera ay nangungulugang ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tama ka dyan. Dahil ang ama o ang ating mga tatay ang siyang nagiging silbing haligi ng ating tahanan. Siya ang mas makapangyarihan sa loob ng tahanan dahil siya ang nagbibigay ng utos at siya ang gumagawa upang magkaroon ng pagbubuklod at pagsasama sa isang pamilya. Ngayon, ay tapos na ninyo mabasahin at maunawaan at sagutin ang mga tanong na aking ibinibigay, ay dadako naman tayo sa ating pangkatang gawain. Bawat grupo ay bibigyan ko ng Manila paper at kinatawag ito na activity na bubble map. Sa loob ng bubble map, sa gitna ng bubble map ay ang salitang hapunan. Ang salitang hapunan ay bibigyan ninyo pagkakahulugan kung ano ang mga kagandahang asal o kulturang Pilipino ang may susulat ninyo. Pero bago wala ang lahat ng iyon, ay basahin muna ang ating pamantayan o rubrics upang gumawa ng isang bubble map. Okay, basahin na sabay-sabay. 10 puntos pagka nakapagbibigay ayo sa magandang asal sa kapagkainan. 8 puntos makapagbibigay ng siyam at pito. At pito na dapat tandaan ayon sa magandang asal sa hapunan. 5 puntos at 6 na pababa sa dapat tandaan ayon sa magandang asal sa hapunan. Yan ang mga pamantayan o rubrics sa umagang ito para makagawa ng isang bubble map. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ang bubble map na iyan. Okay, nagkakaunawaan ba tayo? Opo, sir. Okay, your timer starts now. Okay, group 1. Group 2. Tapos na po, sir. Okay. I-paste na natin yung mga gawa. Group 2. Okay, group 1, mamili kayo ng isang representante sa inyong grupo upang basahin ang inyong nagawang bubble map. Vincent? Hapunan, nagsasama-sama, nagpapakita ng galang, nagmamahalan, nagkakainan, nagpapahalaga salo-salo. Magaling! Okay, at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 8 puntos. Palakpakan ninyo mga sarili. Okay, group 2. Ano ang inyong nabuong salita? Ano ang inyong mga nagawa sa inyong bubble map? Hapunan, pagrespeto sa pagkain, pagbabahagi ng damdamin, pagsasama-sama, pagbibigay ng pagpapahalaga sa pamilya, pagbubuklad ng damdamin, pagmamahal. Okay, palapakan natin yung mga sarili. At dahil dyan, group 2 ay bibigyan ko kayo ng 10 puntos. Ngayon ay tapos na natin magawa ang inyong mga activities sa umagang ito. Ay ngayon ay meron pa ako mga pahabol na mga tanong upang mas lalo ninyong maunawaan at mas lalo ninyong maunawaan ating paksa sa umagang ito. Ano ang sa tingin niyo guys? Group 1. Ano ang inyong masasabi o
makikita na sa kasalukuyang panahon ang mga kaasal na magkikita ninyo. Okay, Wesley? Ayon pang agawin po sa ulam ng mga magkakapatid, dito po ang maituturing na sakit sapagkat dito po nawawala ang respeto sa pagkain. Tama ka dyan, dahil kadalasan sa ating pamilya ay meron tayong mga kapatid na nag-aaway hinggil sa ating pagkain o sa ating ulam. At ito'y kawalan ng respeto o pagpapahalaga sa ating kainan sa hapag. Okay, ano pa niyo masasabi tungkol sa mga kagandang asal o kulturang Pilipino ang masasabi ninyo? Okay, Vincent? Ayon, iyon pong pag-upo sa kabisera ng makapangyarihan sa bahay, iyon po ang tatay. Okay, tama ka dyan. Dahil ang mas pinakamakapangyarihan kung siyang nagbubuklod sa ating lahat upang mas lalo magpakaunawaan tayo sa isang pamilya o sa isang bahay ay ang tatay na siyang nagsisilbing haligi sa atin at nagbibigay suporta at lakas para magkaunawaan tayo. At sa tingin ko, class, na unawaan ninyo na mas mabuti ang ating paksa sa umagang ito, palakpakan ninyo mga sarili. Ngayon ay kunin ninyo ang assignment notebook at sipihin ninyo ang ating takdang aralin. Basahin ng mabuti. Yes, Wesley? Takdang aralin. Gumawa ng isang sanaysay hingil sa nabasang kabanata. Minimum words 150, minimum of 300 words. Okay. Since naunawaan ninyo nang mabuti, paalam sa inyong lahat. Paalam rin sa iyo, sir. Okay. Paalam. Goodbye.